Matthew chapter 6 verse 24. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglilingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Sa panahon ngayon ay mabilis ang pagtatrabaho ng mga tao para magkaroon sila ng pera. Kapag nag-browse ka sa Facebook ay marami ang mga ads na nagsasabing bibigyan ka nila ng training kung paano kumita ng malaking pera kapalit ng kaunting tuition fee online. At makikita mong marami ang nag-enroll sa mga ito para kumita ng pera. Ngunit ang hindi napapansin ng marami na nakafocus sa pag-iisip sa kayamanan sa lupa ay napapalayo na pala sila sa Diyos dahil sa desire sa pera. Dahil lang totoo ay mas marami ang nagtatrabaho sa araw na imbes na sila sana ay magsamba sa Diyos. Sa isip ng mga taong ito, kapag nag-relax sila sa isang araw ay maraming perang mawawala sa kanila. Kaya kahit narinig nilang sinabi ng Diyos na kailangan nilang magdulot ng oras para sa Diyos, ay mas pinipili nilang magtrabaho na lang para kumita ng pera. Sinabi ng Lord Jesus Christ na walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Maliwanag na isa lang sa dalawang ito ang dapat sundin ng isang tao. Kung susundin ng tao ang pera, ay matutulad siya kay Judas Iscariote na dahil sa hilig sa pera at kayamanan ay naibenta niya ang Lord Jesus Christ. Matthew chapter 26 verse 15. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong malakip si Jesus? Tanong niya. Noon di, binayaran nila si Judas ng 30 perasong pilak. Dahil sa pagmamahal sa pera ay hindi nagawa ni Judas na protektahan at may paglaban ng kanyang paniniwala sa salita ng Diyos na si Jesucristo. Kahit na maliwanag na alam niyang si Lord Jesus Christ ang Mesiya. Totoo na ito ay dahil nakapropesiya para matupad ang nasa kasulatan. Ngunit nagbibigay din ito ng aral para sa ating mga Kristiyanong mananampalataya ngayon para hindi na natin gayahin. Hindi nyo lang siguro napapansin, pero ang isang lumalabas na marka ng mabangis na hayop sa Revelation ay ang pera. Sinabi ng Lord Jesus Christ na kung pera ang habulin ng isang tao ay kamumuhian niya ang Diyos at hindi na niya magagawa pang masihan sa pakikinig sa salita ng Diyos. Dahil sa pera ay nahulog sa pananampalataya ang isang tao malapit kay Kristo Jesus. Alam naman natin na nasaksihan pa mismo ni Judas ang mga mirakulo at magagandang bagay na ginawa ng Lord Jesus Christ at palagi din siyang nakikinig sa turo ng Diyos. Ngunit dahil sa pag-ibig sa pera ay nabaliwala niya ang salita ng Diyos. John chapter 17 verse 12. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Iyong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Kaya ko nasabing malaki ang posibilidad na pera ang lumalabas na marka ng Diablo dahil sa sinabi ng Lord Jesus Christ na anak ng kapahamakan o son of perdition. Sa tekstong ito ay si Judas ang tinutukoy na son of perdition. Ngunit sa ibang mga teksto, ang tinutukoy na son of perdition ay ang Antikristo mismo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Si Judas ay nasabi sa Biblia na son of perdition, na mas mahal niya ang pera kaysa sa Diyos. At kontra din kay Kristo Jesus ang Antikristo na son of perdition din ang isang katawagan. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman. May mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. At totoo naman ito sa naging buhay ng example nating si Judas Iscariote. Napagtanto rin niya sa huli na wala palang saysay ang pera kumpara sa nawalan niyang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sinabi rin ng Lord Jesus sa mga taong nagbabayad ng tax na ibigay kay Caesar ang para kay Caesar. Mark chapter 12 verse 17. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos at sila'y labis na namangha sa kanya." Ipinapaliwanag sa atin ng Biblia na ang mga bagay na para dito sa mundo ay para dito sa mundo at isa nga ang pera. Ang pera ay ginagamit natin para tayo ay makapamuhay ng normal dito sa mundo. Ngunit kung ito ang magiging priority natin ay talagang magiging tayo ay makamundo. Para sa ating mga Kristiyano,
tayo ay hindi na tagamundo dahil tayo ay binili na ni Kristo ng kanyang dugo. Kaya dapat tayong mamuhay para sa kanya dahil tayo ay tagalangit na. At dapat tayong magimpok ng kayamanan sa langit. Kayamanan na hindi kayang manakaw ng sinumang magnanakaw at masira ng anumang insekto. Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Huwag kayong magimpok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang. May nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, magimpok kayo ng kayamanan sa langit. At doon ay walang naninirang insekto at kalawang. At walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang puso ang basehan ng Diyos kung paano niya nakikilala ang kanyang mga tao. Ito ay tumutukoy din sa Espiritu. Ang mga kayamanang ito ay ang bunga ng Espiritu. Mga bunga na hindi mananakaw at hindi mawawala magpakailanpaman. Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. John chapter 15 verse 16. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatilang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ang sabi ng Diyos ay pinili niya tayo upang tayo ay maligtas at kanyang maging mga anak. At ito ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagbuwis ng kanyang buhay sa cross para muli tayong maikonek sa Diyos. At kung pagtutuunan natin ang pansin ang sinabi niyang bunga na hindi nawawala, ay ito ang mga bunga ng Espiritu. Dahil ang mga ito ay bunga din na nagmumula sa Diyos. Ang Santo Espiritu ang marka ng isang mananampalataya ay nakakonekta kay Kristo Jesus. Ephesians chapter 1 verse 13. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. At hindi maitatanggi na kasama sa marka na Santo Espiritu ang mga bunga nito. Ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kaya kahit sa anong panahon o okasyon ay kailangan nating magbunga ng mga bunga na ito dahil ito ang mga bunga na hinahanap ng Lord Jesus Christ. Sa isa sa kanyang mga parabola ay hinanap niya ang bunga ng puno ng igos at dahil wala siyang nakita ay sinabi niya sa igos na hindi na ito magbubunga at ang puno ay namatay. Sa ibang hindi pa nakakaalam, ito ay isang warning mula kay Lord Jesus Christ na kung darating ang panahon na hahanapin niya ang ating bunga at wala tayo nito, tayo ay matutulad din sa igos na patungo sa kamatayan. Kaya kailangan nating kilalanin pa ng lubos si Kristo Jesus sa gabay din ng Santo Espiritu na nakatira sa atin para tayo ay makapagbunga ng mga bunga na hindi nawawala. Ang pinakamahalaga sa mga bunga na ito ay ang pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya niya binigay sa atin ang kanyang bugtong na anak para mapatawad tayo sa pagkakasala. Hindi dahil sa ating gawa o pagiging banal, kundi ay dahil sa ito ay biyaya na binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kung sakali naman na tayo ay naguguluhan dahil nangangailangan tayo ng mga bagay para sa ating ikabubuhay dito sa mundong ibabaw, ay may pangako rin ng Diyos para sa atin. Matthew chapter 6 verse 33. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Tinuturuan tayo ng Lord na lahat ng kailangan natin ay may bibigay kung uunahin nating mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sa kanyang kalooban na pag-ibig, ito ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya mamuhay tayo na tulad ni Kristo Jesus dahil siya rin ang nagsabi na kapag nagawa natin ang kalooban niya, ay pwede tayong humingi ng kahit anong bagay sa pangalan niya. John chapter 14 verse 14. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Tandaan natin mga kapatid kay Kristo na huwag nating iprioridad ang pag-anap ng pera kaysa kay Kristo Jesus.
Dahil ang kayamanan ay pag-aari lahat ng Diyos sa pamamagitan din ni Kristo Jesus. At tayo ay katawan ni Kristo Jesus. Kung tayo ang katawan ni Lord Jesus Christ na ating ulo, pwede nating utusan ang mga blessings na ito para silang magtrabaho para sa atin, sa ating pagtatrabaho sa kalooban ng Diyos. Sa parang ito ay maiwasan natin ang marka ng Antikristo na pilit tayong nililinlang para lang may makasama siyang mahulog sa impyerno. Alam na natin na dahil kay Kristo ay pag-aari natin ang lahat ng bagay, kaya tutok lang tayo kay Kristo Jesus. At sa halip na mamuhay sa physical na kayamanan, ay mamuhay tayo sa spiritual na kayamanan na hatid din sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 1 Peter chapter 1 verses 18-19. Alam ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan.